pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko nung ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang shredding machine. Saan ginagamit ang mga ito? Kakausapin natin isang negosyanteng gumagawa at nagbebenta nito sa mga magsasaka. Ito po ang Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, makakasama ko po ay ang owner ng Agribenta Enterprises, maker of shredders. Kasama po natin si Sir TJ Gonzalez. Hello po. Magandang umaga sa lahat ng nanonood or nakikinig. Good morning po. Mula sa Baliwag, Bulacan. Oh, taga Bulacan ka pala, sir. Di tayo nagkakalayo. May baysiha lang ako eh. Ah, talaga. Dumadaan sa amin niya pag pupunta ka sa inyo. Sir, itong multi-purpose shredder yung pag-usapan natin, kailan kayo nagsimula na gumawa nitong mga shredder? Bali, nag-umpisa kami, 2008. Kasi dalawa kaming magkaibigan. We're both farmers. Hmm. And then, may nabili kami na chopper muna kasi nagkakambing kami. Nakaibigan kami sa kambing. So, we need a chopper. May nabili kami, mahal, hindi maganda. Eh, nagkataon yung kaibigan ko, may mga gawaan sila ng bakal at medyo intindido sa makina. So, nag-design siya. Siya sa design. Tapos, wala siyang alam sa marketing nun. So, doon naman ako pumasok. Sabi ko, marami akong kaibigan na mga magsasaka din. So, doon, laku-laku lang talaga kami nun. Way back, 2008 siguro yun. Tapos, lumaki na lang bigla. Oo. Oo. So, noong nagsisimula kayo, dalawa. Ngayon, ilan na ang taon nyo? Dami. Siguro, mga 50, minsan 100, ganun. Oo. Kasi nagsusupply na kami sa government, like Department of Agriculture, DNR, LGU, Provincial Government, National Government, and other foundations. And siyempre, yung mga farmers natin. Direct, kasi kami with farmers. Kasi farmers talaga kami. So, andun na yung network namin with farming and farmers. Yes. Kaya nga, Agribenta for farmers by farmers. Mm-mm. Hindi. Saka sa inyo, kasi first-hand experience nyo, no? Hindi maganda yung quality na nakuha ko or nabili ko na gamit. Kaya ko namang gumawa. Eh. Why not na i-share itong ginawa ko sa iba, di ba? Kung nakita mo na mas effective siya pagdating sa... Kasi shredder, maraming gamit yan. Sa inyo, sir, nakalagay multi-purpose shredder. Saan-saan ba ito ginagamit? Bale, siya? Shredder, chopper, chipper, hammer mill. Apat yung nagagawa niya. So, depende na dun sa client kung anong need niya. Pero basically, for composting use. Tapos yung kung familiar kay sa vermicomposting, yung sa worms. Yun. And then, yung chopper. Yung chopper naman is for forage use. Like yung for silage, and then yung pagkain ng mga small and large ruminant. And then, lately, pumasok din yung sa mga native pigs and native chicken. Dinudurog nila yung mga forage. Pero, siguro, 80% ng clients namin are more of composting. And then, lately, nung medyo malaki-laki na kami, doon na pumasok yung government for... if you're familiar with material recovery facilities ng bawat bayan, barangay, so we supply them the machines also for that. Oh. So parang, ang machine nyo ba, sir, one size lang o meron pa mas malalaking size? Hindi. Bale, we start from the smallest, yung
600 kilograms per hour. Tapos meron kaming 1 ton per hour, 2 tons per hour, hanggang 4 to 5 tons per hour. Yun na yung pang LGU, mga ganun. Mm-hmm. Or big farms. Ganun po. Yung sa, ano, sa LGU na sinasabi mo, di ba yun yung ginagamit usually for recycling, yung mga plastic? Lately, meron na rin kaming, kasi yung topic natin is for, basically for composting, di ba? For yung shredder na napag-uusapan. Pero meron na rin kaming nagawa na for exclusive for plastic and then exclusive for glasses naman. Ah, so hiwa-hiwala yun? O hindi kasi pwede magsama. Iba-iba kasi siya okay. Ng klase ng blades eh. Oo. Ganun. So kayo ba may background sa ano engineering? Kasi yung pag-develop ng ganyang klaseng machine, kailangan may knowledge ka pagdating dito sa mga blades, yung pag-ano ng bakal, di ba? Pag-welding. Hindi, bale, problema na nung sa production namin yun. Kasi production? Yung isang, sa design? Sila na bahala, basta sasabihin lang namin sa tao namin, ganito yung gusto namin, ganito yung gusto mangyari ng kliyente, ganito. Tapos, titingnan namin kung feasible. Pag medyo mukhang sirain, sasabihin namin, hindi namin kaya yan, ganito, ganito. So, hindi namin pinipilit yung hindi namin scope. So, halimbawa, kasi may bawat client may specific need eh. Eh, hindi namin kaya yung gano'n, hindi kami yung gano'ng fabricator. We're more of yung maramihan ah. Tsaka, mas nagiging mahal pag nagiging customized eh. Oo. So, gagawin na lang namin, sige, ito po yung basic namin. You do the customization kung ano man yung kailangan nila. Siyempre, magkakaroon na ng void sa warranty doon dahil ginalaw na nila above our spec eh. Oo. Ganun po. Pero since 2008, wala pa kaming warranty. I mean, 1 year warranty kasi yun eh. Wala pa kaming nabinalikan, ganyan. Normally, ang nagiging problema nila, gusto nila mag-upgrade sa higher tonnage. Oo. Ganon. A good problem naman. So, nakita ko kasi meron kayong 6.5 horsepower. Ito ay gasoline. Tapos, tama. 7 horsepower na diesel. Oo. Yan yung pang... Yes. Yan yung, ano yung gamit ng 6.5 saka ano yung gamit ng 7? Okay. Ang 6.5 kasi is gasoline. So, dun sa mga Manila clients na nasa exclusive subdivision or ano, hindi kasi masyadong maingay yung gasoline. Tapos, hindi rin mausok. So, yun. Hindi kasi, before we used to make electric pero ang problema kasi sa electric, walang warranty yung motor eh. Pag nasunog yon, ano na, bahala na kayo. Kasi wala nga binibigay ng warranty yung supplier ng electric motor. And also, with the electric motor, kung mapapansin mo, pag on mo ng electric motor, standard yung RPM niya. Eh, dun sa gasolina and the diesel, meron siyang, kumbaga, accelerator. Pwedeng level 1, level 2, level 3. So, depende doon sa need. Bawa, kung dahon lang naman yung dudurugin nyo na malambot, hindi nyo kailangang nakasagad. So, mas tipid kayo. Mm-hmm. With kuryente, under lang siya, isa lang siya. Ganon. And also, ang advantage ng gasoline, medyo lightweight. And cheaper, syempre. Dahil mas mura siya ng... Yan ang pinakamura namin yung gasoline. But, if you're farming in the real farm, yung talagang bundok-bundok na yung mga matitigas kahit buko, yung ganyan, coconut, what have you na matigas. Basta pag diesel kasi, doble na kagad yung torque niya and then the output. 2 tons per hour na siya with a difference of something like 12,000 lang naman. So yun talaga yung bestseller namin. Tapos mas cheaper in the long run kasi yung gas is yung 1 liter niya less than 1 hour eh, na actual namin siguro mga 30 minutes ganun. And with the diesel naabot siya ng 1 and a half hours to 2 hours per liter. Yun yung advantage. Oh, so kung ikaw ay nasa urban, pwede sa iyo ang mga 6.5. Ang maximum kasi namin na pwedeng i-chip yung wood, yung branches, is 2 inches in diameter, like this size. Mm-hmm. Bigger than that, we discourage na kasi pwede na siyang for firewood or something. So, yung mga twigs and yun, nadudurog pa yon.
So sa mga barangay, marami yun kasi yung mga garden. Oo. Okay. Tapos doon naman sila nag-i-incorp. Halimbawa, wala silang idea sa gagawin. They just need to comply. Tinuturuan na namin silang dry composting or yung mga simpleng composting. And then kung gusto nilang mag-advance, and then that's the time na we refer the clients to our friend naman na expert sa vermiculture. Sir, dito ba sa inyong shredder may training din kung paano gamitin yung shredder? Yes, oo, definitely. Kasi ano eh, experience namin, ang nagiging, yung tibay ng shredder, kuha na namin, wala na kaming problema dyan. Yun na lang training talaga. There's this instance na, since, wale ako, tinrain ko na yung bumili. Kasi yung bumili, ang nangyari, tinrain pa niya yung gagamit. Hindi pa pala. So I was thinking na siya na yung end user eh, since siyempre owner, may tao siya eh, hindi niya pick up yun eh, so hindi niya kasama yung tao niya. So siya, tinuruan ko bago siya umalis, I make sure na bago siya umalis ng planta, I make sure na kaya niya pahandarin everything, the details. Kaso nung tinuro na niya, kumbaga parang chismis yan eh, na iba na yung kwento pagdating doon. Ay naputo lang daliri. Yun ang problema. Kaya pag ako, I prefer to deliver it personally sa farms nila. Siyempre, eh right now medyo tumaas yung delivery cost kasi because of the toll fee and the gas. Ang pinopost ko or pinapakita ko sa kanila is the actual. Halimbawa, eto vermi farm or eto nursery farm, whatever ganun. So, lahat halos na supplyan na namin. Maganda kasing investment talaga kung may shredder ko kasi ang hirap din po mag-chop, no? ang dun sa demo, ang pinasok nila is yung trunk ng ano, ng saging. Oo, banana trunk. Yun. Yes. Oo, so durog na yon. So maganda yun for vermicomposting or for animal use. Ganun. Sir, sige nga, pag-usapan natin yung limitation kasi sabi mo yung ganito kalaki na kahoy, yun ay hindi na kaya. Or merong specific na mga kahoy na, kasi ang trunk ng banana, malaki yun eh. Pero malaki. Sige, ganito. So, mayroon kasi kaming apat na screen dyan nakasama eh. For shredder, chopper, chipper, hammer mill. And then, kahit yung mais, pwede niyang gilingin eh, para maging parang pinong darak, gano'n. Mm-hmm. If you're familiar with the darak. So, that's for chicks, okay? Also, pwede mo rin durugin yung mga dry shells, palaba, gano'n. For calcium use naman yon, kasi sa hayop din, ginagamit yun. Ang limit namin is yung sa diameter ng chipper kasi meron talagang industrial chipper na malalaki, which use yung mga 4DR na makina, yung pang sasakyan, yung talagang malalaki na kagawa kami nung isino bibili, di ba? Well, actually, meron kaming kliyente na ano, yung isang malaking resort na sa Cavite. Basta isang kilala nito, multinational resort doon. Ay, sinuplay namin. Pero sobrang laki yung hihila ng traktora. Yun, yung mga ganun. Pwede yun. Walang limit yung branch sizes doon. Well, meron din mga 8-inch in diameter. Pero that's super malaki. Expensive. Oh. Umakabili ka na ng sakyan. So, sa atin naman kasi, it's more of composting. So, when you do composting naman, siyempre, as much as possible, gusto nyo, maliit lang yung gastos. Yun. And then, pag bigger na kasi, pwede na siyang firewood. Marami na eh, sayang lang kung dudurugin nyo. Kasi it takes effort para durugin din yung malalaki. Yun. Opo. So, meron bang mga safety features naman itong ating shredder? Ay, yes. Oo, siyempre. Unang-una, ang unang safety features this is the proper training and comes with the proper training, proper use, syempre, di ba? And then, nire-require namin yung client na magkaroon ng... Basically, pag sa government clients, may kasama ng goggles, industrial apron, mga ganun-ganyan. Sa private kasi, pwede naman namin samahan, but, syempre, pataas yung ano, di ba? yung cost. So, inaano na lang namin, sinasabi na lang namin, oh, you need to do to have this, wear this, yan. So, yun yung, tapos dun sa machine itself, makikita naman nila eh.
may mga safety features yun na may mga limiters na tinatawag na hindi mo pwedeng ipasok yung kamay mo ganyan, and then yung sa chopper na gano'n, hindi mo talaga mapapasok yung kamay mo kasi masikip lang siya. So, pero we make sure naman doon sa demo na, for example, pag nagde-demo kami sa mga cooperatives, syempre madami yun, di ba? So we make sure na lahat ng members ng cooperative nandun. Tapos di kami aalis hanggat lahat sila kaya nilang paanda rin yun. Makita namin. And then doon sa actual, ano, makikita ko na yung mga magiging mali nila. So doon pa lang na ano. Kaya we don't have ano eh, yung literature for the manual. We have YouTube links, ganyan. Kasi kahit sa Zamboanga, pag may kliyente kami, bibili sila online, papadala lang namin, shipping and everything. Pagdating doon, siyempre problema demo, ito pakipanood po yung video. And then tawagan nyo kapag may tanong. Eh doon naman sa video, sobrang detailed na kasi yun yung actual demo doon sa mga client namin. Oo. Ganun na nangyayari, oo. So we have a lot from Hulo, I think meron na kasi bumili yung US Army through PN, through local army natin, through Philippine Navy, bumili sila, tapos dinonate doon. Tapos ang turo namin is online lang din, yung ganyan, parang ganito, Zoom, ah, hindi pa Zoom, no, Google Meet, parang gano'n. Oo. Tapos i-English. English pa, no? English. Eh, hirap eh. Saka sir, kasi usually pagka naka-manual, hindi mo binabasa yung manual eh. Hindi. Diba? Iniiwan natin pagka nakita mo na yung gamit eh, sisimulan mo na mag-experiment paano ba ito, parang magayang. Pero kung merong video, mas madali nga maintindihan. O bago bilhin ng client, alam na nila gagawin kasi napapanood na nila eh. Mm-mm. Yun, gano'n. No. Tapos tanong-tanong, konting tanong na lang. Yes, sir. So may nakita din ako, pinapa-LBC nyo na lang itong mga threader natin. Forwarding para hindi endorsement. Yes. Ang dami, madami silang, actually kasi choice naman ng client. Ganito yan eh. So, halimbawa, I have client from Leyte, Gensan, sabi ko hanggang Hulo, Zamboanga, ganyan. So, oo, maabot na. Ang layo na inaabot ng inyong produkto. Babayaran nila yun online. So, talagang tiwalaan lang din kasi may name recall na sila. Kilala naman nila ako personally. Through Facebook lang din. So, yun. Tatanungin ko sa kanila, saan kayo malapit na port? So, ngayon, sabi ko, eto, pag itong si Brand X ang ginamit natin, ganito yung gastos nyo. Kung gusto nyo cheaper, pick up nyo sa pier, eto si ganito option nyo. More or less, 6,000. Sa kanila naman din kasi yung ano eh. So, pagdating ng unit sa kanila, tsaka lang nila babayaran. Mm-mm. So, yun, ganun. Basically, siguro 100, baka 1,000 na nga yung napadala namin. Na napadala ganun. Nyo? Oh, may kaibigan na ako sa loob nung sinabi mo company na pupunta ako dyan, ha? Ganitong oras, ha? Ganitong unit, ko na bahala. Ganun. Opo. So parang hindi naging limitations yung distance sa pag ano purchase ng inyong mga ng product. Oo. Kasi ano eh, pag kasi farmer ka na kailangan mo talaga gagawa ka ng paraan. And to think din mo at mayroon din namang mga shredder doon, 'di ba? Sinasabi ko naman. Anong pinagkaiba ng shredder niyo doon sa shredder nila? Eh kasi TJ eh. Active kasi ako sa ano, sa Goat Federation, sa Rare Food Society of the Philippines. Ako magaan talaga farmer organizer ako eh. PCC, Philippine Carabao Center, ano din ako diyan. Kumbaga farmer, ano ba tawag sa? Partner farmer organizer ng mga farmers. Pero non-partisan tayo, hindi tayo namumulitiko. So, yun lang, tulong-tulong lang talaga din doon. Kasi nga, farmer talaga ako. Mm-mm. So, umaga, kaysa bibili sila sa company or sa isang bilihan ng shredder na, yun na, bibilin lang. Sa akin kasi, commercial. Sa akin kasi, pag may konting problema, kay bot, messenger lang sila, sir, ba't ganito, ba't ganyan? O, patingin nga, ganito. Ganito gawin nyo, ganito. Eh, kasi sa iba, siyempre, may in-service nila, kumbaga, ang gandong ka lang sa baba, hindi mo makakausap yung sa taas, di ba? Eh, kasi kami,
kagaya nung may partner kasi ako si Rex Hierro, dalawa kami dyan. So ako basically kausap sa tao sa production. So ganun yung setup namin. Pag may problema, ako kakausap. Ako naman, since yun lang din talaga yung halos yung produkto namin, kapisado ko na. More or less, alam ko. Pagdating naman sa engine, tatanong ko naman dun sa supplier, oh, ganito daw lang yan, ganito. Under warranty pa ba yun? O, pag under warranty, pwede, papadalang ko na lang sila ng parts. Sila na mag-aayos dun. Mm-hmm. Eh, usually naman, ganun naman nangyayari. Usually, alam, ano yung mga nagiging problema ng machine? Yung shredder, halos wala. Mm-mm. Yung engine, halimbawa, di ba? Kasi pag hinila mo yung engine, mandar na, dapat ibalik mo. Siyempre, yung iba, since online, since walang experience, since hindi ko naman na demo, eh nasa Cebu, hindi nila alam na kailangan ibalik. Ibalik, so, oo. So, nabubungi yung tip nung, ano, nung starter. So, yun, magkakaproblema yun. Actually, hindi na namin problema yun dahil nakita naman nila. Saka mali na yun eh. Pero, sinasagot ko pa rin. Sige, palitan ko na lang, sir. Kaya, dahil dun sa simpleng service na gano'n, nare-refer na kami. Sabi, oh, dito na kayo kumuha. Wala kayong problema. Oh, bawa nagbara yung kasi ang number one rule namin sa diesel, huwag silang bibili sa tinatakal. Yung nakalagay sa bote. Kasi baka may tubig o may halong gasolina, etc. Eh, siyempre, pag nasa farm ka, wala kang choice, di ba? Kung ano lang yung best available dyan. So, napapabili sila, magbabara. So, hindi na namin kasalanan yun, di ba? Dahil nagbabara yung ano nila. Pero pinapadala ko pa rin ng filter. Kasi nga, willing naman sila magbasa. Kung di na, sir, sige na, okay na. Yung ganong simpleng concern mo sa kanila, it goes a long way. Ay, ni-refer, may tatawag na lang bigla. EJ, ano, ganito. Sino po to? Saan niyo po nakuha na? Ni-refer ni ano, ganito. Kasi, ganon na puro refer. Word of mouth lang kami. Oo. Nakabawas sa marketing expenses. Actually, yung marketing namin is ano lang talaga, yung satisfy mo lang yung next customer dyan. And then the next customer will come along the way. Mas maganda kasing marketing yung referral sa lahat. Yes, opo. Ano na kasi yun eh, parang testimony eh. Diba? Kaya, ito pwede kung familiar kayo, si Andre Lim, siya yung nag-introduce ng natural farming in the Philippines. Siya yung mas ipag na maganda dyan. Taga Davao yun. So, lahat ng estudyante niya, kaibigan ko yun. At meron din siya nung unit. Makikita doon sa school niya yung shredder. O, di, para to make the story short, eto tawagan niyo ito si PJ. Ganito, sabihin niyo, kaibigan. Siyempre, pag sinabi niyo mga kaibigan, hihingi naman ng konting discount. So, okay lang naman, okay. So, ganon. So, ayun, papadala nila 87,000, 97,000 online. Tapos, ayun na, papadala ko na yung bill of lading na ano, na papunta na doon yung unit. Ganon lang transaction. Talagang honest lang. Kami naman, may one time, ay, tsaka nagdi-display din pala kami sa, like, grilling, ganon, kung familiar kayo doon. And then, ano talaga, nung nag-umpisa kami, kahit Changge, yung sa Eton Century, di ba, may Sunday market dyan. Oh, may pwesto ako doon. May pwesto agribenta doon. Eh, pero to make it fun, ginawa ko, in-open ko sa mga kaibigan na farmers na within the Metro Manila, yung kayang lumuwas by Sunday. Kung display nyo yung ano nyo dyan, ha? Yung produkto nyo. Pag nabenta, penging ganito, penging 50 pesos para tulong-tulong tayo sa renta. Kasi yun, eh, si Ricky Reyes, doon bumili sa amin ng shredder, nakita lang kami doon eh. Si Ricky Reyes pala may farm. Dun sa Kalatagan, ang laki ng farm nun. Oo, madaming alaga. Eh, nakita niya, ano to? Sabi ko, shredder po for composting. Pinademo mo ba yan? Opo. Eh, kaso may bill sa Kalatagan. Hindi. Pag-overnighting ko kayo libre doon sa resort ko, kahit ilang kayo magtitigan, i-deliver mo yan. Oh, eh, yun, napasyal pa ka to. Nakalibre pa kayo? kaya kung makikita mo doon sa page namin, puro pasyal eh. Opo. Kasi nga, kahit ako nga eh. Ano, aaga kayo nagdi-deliver, ang lalayo din ang inyo na pupuntahan. enjoy. Kaya hindi namin napipil yung pressure na ano. Enjoy talaga. Tapos, pagdating mo doon, may Actually, sa EDSA pa lang, misa may bubusina na sa'yo. Sir, shredder yan.
Magkano? Oh, ito page ko. Nasa kalsada, no? Nagtatanungan. Oo, nagagawa. Tapos, wari, kakain kami sa isang fast food. Nakaparado doon. Eh, syempre, sa pickup. Nakatayo kita, lang yung shredder. Hindi naman nakakover dyan. Sa nakakatakot, nakabangan ka doon. Tapos tatawin siya, saan niya? Saan niya ganyan? Sige, chat-chat tayo. Oh. Saan, nakakabalita. Ganun niya. Okay, no? Kaya, sa totoo lang siya, marami kasi may kailangan, lalo na ngayon, na yung mga tao, parang halos lahat na nakakausap ko dito, more on organic farming na sila eh. Composting ito, talaga. Ito yung malupit na kwento, pandemic, di ba? So, pandemic, may ilang units na lang kami natira sa planta kasi bigla abrupt yung pagsara, diba? So, 10 or 15 units. So, lockdown. Pero kami kasi, since government supplier kami, we had the IATF, etc. Yung kahit saan, pwedeng makarating. Mm. May passes. Oo, may passes. Yung lockdown itself, yung kainit-initan, ang dami kong naging order ng ano, ng shredder talaga. As in, paano ka ako kayong bababa? Eh, nasa Tugigaraw kayo. Eh, yung truck daw nila, may pasin. No, sige nga ako, pipikapin nyo. As in, back, yung mahabang-mahabang trailer truck, yun lang yung sakay. Oh. Tapos, meron din sa car, sa Benguet area, pagbaba ng gulay. Di ba yung mga gulay nun, ano, pre-passes? Tapos, binigay pa akong gulay. Yung, kasi kailangan, ano sa ang point nila nun, sayang yung oras, ang dahi kung pwedeng kong, di ba, ang daming mga produce na nasisira lang. Mm-mm. Kasi walang market. Eh, kesa, kasi pag sa composting, kasi pag nabulok yun, as in bulok lang, hindi basta-basta pwedeng i-compost yun kasi magkakaroon na yun ng methane, mga bad gases, you know. So, you have to shred it para magamit ng maayos. So, yun, ang dami kong naging benta. Tapos, since nakaka-deliver nga kami, so, nakaka-sideline pa ako. Di, yung ba, luluwas ako Manila, yung mga kaibigan ko, doon po, makakaluwas ka pala, dala mo naman ako ng isang pickup na gulay dito, ganyan. Stock lang nila. Pumalang gulay ako, di kita pa ako. Opo, yeah. Parang naging kaya, pasabay pa, no? Kaya ano, sa iba, naging parusa yung COVID. Ako, blessing in disguise. Parang, oo, ganun pa yung nangyari. As in, ang dami namin benta talaga. Nun. Tapos yung mga hindi namin nabebenta dati ng mga pantanim, mga nakatambak lang dyan. Kasi rare fruit society of the Philippines nga ako, diba? So, marami ako mga hala-halaman. Hindi ko pinapansin. Ala, naging ginto. Better ay, than sama, gold. Sama na. Oo, lahat po nagkaroon ng kita. Sir, patuloy ko muna ating kwentuhan. Sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy natin pag-usapan itong shredder mo. Balita ko eh, pati DOH Region 2, tama ba? Eh, siya supply mo ng shredder. So, pag-usapan natin yan. Ito po ang Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Kasama ko pa rin po Sir TJ Gonzalez at tuloy-tuloy po ang aming usapan tungkol sa shredder. Sir, nabanggit ko kanina DOH Region 2. Bakit sila kumuha sa'yo ng shredder? Kasi nung COVID, nung ano nung kainitan ng pandemic, so siyempre, di ba, madami silang pasyente. Tapos, basic ng tubig eh, inom lang inom yung mga pasyente tsaka yung mga nagbabantay. Tumambak ngayon yung ano nila, yung mineral water bottle. And then, yung mga PPE na plastic na hindi naman ginamit doon sa COVID, doon sa ibang facilities nila na walang COVID, so tumatambak na rin. So, kailangan nila ngayong i-recycle. Hindi naman nila pwede subugin yun. And to think, noong time na yun, medyo hindi ano yung pagkuha ng mga basura. Kasi nga, di ba, naka-lockdown lahat. Lockdown. Oo, so, that's the only way na pwede nilang ma-reduce into smaller volume yung kanilang mga plastic waste. So yun, ilang unit ba yun? Dalawa, tatlo ata na unit na ginamit nila doon. Talaga pinaapura sa amin yun. Tapos, dahil naumpisaan na region, tos, kumain na rin yung ibang region. Pero hanggang ngayon, meron pa rin yung order pa ilan-ilan. Oh. Kayo ba, sir, nakapasok sa Philmec? Oh, Philmec, Philjeps, lahat na. Kliyente rin namin Philmec. So, direct na sila sa'yo? Hindi, bidding pa rin. Na-award na lang yan sa ating mga farmers pagka ano? Hindi, pag gano'n, bidding pa rin. Ah, bidding pa rin. Okay. Eh, pero since yung machines nga namin are specific, exclusive for our production,
kami yung most probably mananalo. Mm. Or kung hindi man, hindi man kami manalo, yung mananalo sa amin din bibili. Ah, ganun din. Oh, wala naman sila bang bibilan eh. Mm-mm. Ayan o. Minsan pag halimbawa, like, may order kami na for bidding, like, mga Mindanao, Visayas area. Sabi ko, hindi na namin kayang mag-bid dyan. Naman, 3 units, 5 units. May kilala ka akong supplier. Kung gusto nyo, papasalinin ko dyan. Mm-mm. Ganun. Kasi ano yun? Di ba bidding post, yun? Oo, bidding. Marami doon nagbibid. Wala namang alam sa unit. Magbibigla na lang tatawag sa akin. Kailangan nila ng ganito, ganito. Eh, may lead time. Eh, yan kasi pag nanalo ka, may bayad na yung... Kumbaga, may bibigyan 30 days delivery. Pag sumobra ka doon, hindi ka nakaano, magbayad ka sa kanila. May penalty. Oh, may penalty, yes. So, magkano ba ang iyong mga produkto, itong 6.5 horsepower saka 7? Oh, yung bestseller namin, ever since, pinilit na namin hindi magtaas yung 6.5 gasoline at saka yung 7 HP diesel. Yung gasoline namin na 6.5 is 75,000. 75,000? Since 2008, ganyan na presyo niyan. So, pinilit na namin hindi kami tumaas doon kasi nga, basically farmers naman din talaga yung client namin. Mm-hmm. Eh, sad to say, wala pa kaming mga installment niyan kasi ang mangyayari naman niya, pag nakabenta kami, bibili lang din namin ng materials. Mm-hmm. So, ano yan? Cash talaga? Oo, cash talaga. Kaya kailangan talaga matulungan yung mga farmers, diba? Pero basically, ano naman eh, nagbibigay din naman yung mga government sa mga groups lang. And then yung nga palang diesel natin is 87,000. So kung mapapansin nyo, 12,000 difference, mas malaki ng 30% yung unit, tapos 2 tons per hour yung diesel, 1 ton lang yung ano. So mas practical pa rin yung diesel. Ang problema lang talaga is the noise and the smoke. Mm-mm. Yun yung inaangalan ng mga urban ano growers. Mawala sa exclusive subdivision, oh, bawal. Maingay. Kaya meron pa rin talaga nagre-request ng electric. Electric kasi nagmamahal eh, dahil yung housing mag-iiba. And then so yung ano, solar, hindi nyo na-try? Hindi kaya. Ah, hindi siya kaya. Hindi. Kasi ano eh, how do I explain this to you? Torque kasi ang kailangan sa shredding. Kumbaga yung power. Mm-mm. Hindi naman bilis eh, yung power ang kailangan mo dyan eh. Ang solar kasi is, eh, baka sandali lang umandar yun. At saka electric din yun, masisira lang din yun. Iba, pagka naka-talaga, naka-diesel and gas. Diesel, oo. Oh. Oo, yun kasi talaga. Kasi ngayon, di ba, ang taas na rin ng gas, saka ng diesel? Ah, oo. Pero kasi sa farming, hindi. Kailangan talaga. Investment. Naman yun. Oo. Pero ngayon kami, hindi naman kami apektado nung mga ganyan-ganyan. Sabi ko kasi, pandemic yun. Umaano rin, di ba? So iba yung market talaga na, iba yung captured market namin. May need. Kumbaga, okay. We created the need for our clients. Kaya medyo maganda. Kachamba. So ano ba yun? Free delivery ba yun? Kasi di ba sabi ko, maaga pa, nagdi-deliver na kayo. Free delivery well, pag, ba? Pag, kasi na, ang planta namin San Rafael, Bulacan. So, pagwari, within Pampanga, or Manila. Kasi ano, striking distance lang from our plant. Pwede naman. Pero the moment mag-south na kami, meron na kasi ang mahal na ng toll fee dyan. Eh. Tapos iba yung toll namin eh. Ibang class kami dahil mataas yung shredder. Mm-mm. O gano'n. So, yun. Pero ano naman, nagagawa naman na nila ng paraan. Yung iba, para wala talaga, pipikapin. May mga may pickup. Last time, yung kumuha, naka-revo, binaklas ko lang sa gitna para umag-cash siya. Nahati siya. Oo, nahati siya. Ano siya? Tanggalable. Detachable. Detachable. Na-assemble siya. Pero dini-discourage namin na tanggalin yung engine kasi may align yun eh. So, pagka mga shipping outside Luzon, talagang as is, buo. I-create lang yun. Kaya pagdating doon, gagamitin na lang nila. Okay. Wala nang align-align. No? Wala naman naging report sa'yo na from the shipping is hindi maayos yung pagkaka... Oh, wala. Ang report sa akin is nung shipping company is pwede bang balutin nyo ng...
pwede bang i-bill na namin kayo ng extra para ma-creep ng makapal? Kasi sumisira ng kung ano, makakatabi ng unit. Kaya dahil, ano yun eh, solid kasi. Bakal ba? Diba, natabi sa prutas-prutas o whatever, kung kahon-kahon, nabubutas na lang yung kahon nila. Magkakamila kami yung problema dahil built for, ano nga siya eh, built to last. Heavy duty. Actually, yung 2008 namin, nakita ko doon sa friend ko sa Pugo, okay? So, as in, tawid dagat pa yun, nalaglag pa ng, ng daka. Kasi binabang ka eh. Di, nabuo naman nila. Hanggang ngayon, buo pa. Tapos, since nagagamit na, ilan na 2008, diba? 2010, so tagal-tagal na rin. So, naubos na yung blade. Bumili lang sila ng isang set ng blade, sinalpak lang ulit doon sa ano. Sa shredder, oo. Kasi modular naman yung design namin dun sa shredder. Sir, paano naman natin yung ano paglinis ng mismong machine? Pagkagamit, spray lang sa loob ng tubig, tapos papaan na rin. Tapos, pag yung long term talaga na itatago, like months, kasi may nag-change oil yung engine eh. Pinasasapo ko yung dirty oil. Ah, sabi ko, okay. I-brush lang. To. Oo, ibabrush lang din. Ayun lang pinaka main, number one maintenance ng engine natin. Oo, okay. Ng machine. Change oil, at least kung daily use, monthly. Eh, mura lang naman. Parang yung sa gasolina, 100 lang. Yung sa diesel, 150. Yun yung nagiging problema namin doon sa mga recipient ng government. Kasi nga, since hindi binili, hindi nila napapansin na ano. Hindi sila... Kasi ganito eh. Ang point nila, pag chinek nila yung oil, di ba may level-level yon. So, pag yung level, nandun pa sa level, okay pa. Pero hindi nila chinecheck yung viscosity. Ibig sabihin ng viscosity, yung pag inangat mo yung oil, kung may oil pero ang tagal bumagsak. Kasi malapot na parang kondensada na, gano'n. dapat palitan na yon. Hindi naman kasi komo meron pa. Hala, gamit lang ng gamit. So doon kami turo. Eh syempre pag sa farm eh hangga't maaari, tipid sila. Pero hindi naman lahat. Hindi ba naman nakaka-cope na. Ako experience ko sa lockdown kasi may kumbaga iba naman yung term namin sa backyard doon, 'di ba? Medyo malaki, may gulayan talaga. Kasi umabot ako na namimigay na ako ng gulay sa dami nung. Pero dati hindi ko naman napapansin nung nag-lockdown, since wala kang ang gagawin, diyan ka lang. Ang dami yan, atis, mangga, lubong, kanto, may supply sa akin yan. Kaya bumait sa akin lahat ang bike ko. Sayang. Yes. Sir, paano ka namin makakontak kung gusto namin i-avail itong produkto mo? Hanapin nyo lang ako, TJ Farmer. Sa Facebook, ha? Basta search nyo lang ako sa Google, TJ Farmer Shredder Agriventa. Kalat-kalat, ganyan. Kumbaga, o kaya kung may kaibigan kayong may farming, na mag-farmer, tanong niyo ko, sino sa shredder? ang laki na ng name recall ko when it comes to shredder. Hindi ko na kailangan magbigay ng number. Basta sinerge naman nila, nandun na. Pero basically, messenger ako 24/7. Active ako dyan. Viber, TJ Farmer pa din. Madaling makontak. Oo, madaling makontak. Sila boss natin pagdating sa ganyan. Kahit na, ito pala, OFW, number one client ko yan. Alam mo naman ang oras niya. Mm-hmm. Yung alauna ng umadaling araw sa atin, tanghali pa lang sa kanila. So, natutuwa sila nung ganung oras, nakakasagot ka. Kung corporate seller ka, office time ka lang makakasagot, diba? So, yun yung lamang ko. Tapos, personal pa talaga. Tawag. Dahil, di ba, yung Viber nga, international call na rin, na cheap naman, na wala halos bayan. So, gano'n, makikita mo yung number, ang haba-haba. Pag tinanong mo, sir, nasan kayo? Sa kajistik tanda, yung mga gano'n. kasi pag OFW ka, mindset. Umaabot ka doon, sir, nakakapagpadala ka. Hindi. Doon sila nag-work. May farm sila sa probinsya. Okay. Sila kasi bibili. Sila yung nag-inquire sa'yo. Sila yung bibili, sila yung magbabayad. Yung asawa naman ang tatanggap dito. Oo. Ganun. Kaya, halimbawa, kung mag-deliver ko, better. Kasi may explain ko doon sa asawa na may worker naman sila. Ganun. Pero kung wala, shipping lang talaga. Ganun, no? Kaya,
yung 5,000 friends ko sa Facebook. Once in a while, nagbabawas ako kasi may dumatag. buti na uso na yung follower. Yun. So, yung mga hindi ko ma-add, sorry na lang. Ganun. Saka sir, ano, bago tayo magtapos, agri-benta, bakit hindi benta? Bakit victory yung ginamit niya? Ganito. Kasi, yung nanay ko, si Binyang, yun yung nanay tatay ko kasi hands-on farmer. Farmer talaga sila and then napunta sa konting trading ng palay. Doon sila lumaki. Pero basically, doon ako na-expose nung bata ako. Kung yung mga bata ngayon, naka-Netflix at saka YouTube, ako nasa buped. Kasi, ganun talaga eh. So, inihila ako doon. Alam ko yung mga, parang pag nakakita ako ng green na palay, na susuot ngayon, nare-relax ako. Parang ganun ang dating. So, yun. Dahil kay Inang tawag ko din, Binyang, siya talaga yung ano sa pagte-trading sa agrikula. Nakakita siya ng putas, bibili niya yung bebenta niya, ganun. So more palay, lahat ng pwedeng ibenta na sa agri. So Binyang, di ba? V. B, oo. So agri, benta. So tribute pala ito sa iyong ina. ganun. Kasi doon ko naman talaga nakuha yun. Opo. Ayun. Sir TJ, thank you sa inyong pag-share tungkol dito sa inyong spreader. Sigurado ako marami sa mga kasamahan natin sa pagkasaka ang interesado at gusto din po magkaroon ng inyong spreader. Sabi mo, daming gamit eh, di ba? So maraming salamat po, sir. Thank you din. At sa ating mga ka-agrees, ang kaalaman na naman ang natutunan natin ngayong araw tungkol sa shredding machine. Ito ay magagamit hindi lang sa mga bagay o produkto na kailangan ma-compose ng maayos, kundi pwede din po sa mga plastic, yung mga glasses, at marami pang iba. Ito nga po ang agree ako dyan. Hanggang sa susunod, agree ako dyan.